Namilog ang mga mata niya at mabilis na pumaba sa kama noong lumakad ito sa pinto. Sandali, saan ka pupunta, Rafael? Tumigil ito noong hawak na ang doorknob. Sinulyapan siya nito bago nagsalita. Bibili ng pregnancy test kit. Don't bother escaping. Kahit saan ka lumusot sa akin pa rin ang bagsak mo. Anito bago lumabas at agad na isara ang pinto. Napamura siya at agad na tumakbo sa pinto. Sinubukan niyang buksan yon ngunit mukhang nalak na agad nito. Buisit! Hinampas niya ang doorknob. Sinubukan niya rin mag-try ng code sa keypad at kalikuti ng gilid ngunit bigo siya. Bumalik siya sa harap ng kama at nagpabalik-balik ng lakad. Kagat-kagat niya pa ang kukus sa daliri habang nag-iisip ng paraan. Wrong move, Emilia. Sa dami ng pwedeng kasinungalingan, bakit pregnancy pa? Litanya niya sa sarili. Nagulo niya ang buhok. Hindi na niya mababawing sinabi niya. Hindi rin siya basta makakawala kay Rafael. Tsak na hindi rin ito magpapasuyo at mas lalong ayaw niya. She had enough of their relationship. Sawa na siya sa cycle ng relasyon nila. Kung pwede nga lang na hindi na sana magkita ang landas nila. Kaya lang mas malabo pa yon dahil tsak na hahanapin lang siya ng paulit-ulit ni Rafael. Mabigat siyang bumuntong hininga. What if kung sumuko na lang siya at ipagkaloob na lang ang sarili dito kagaya ng dati? Sasaya ba siya kung yun ang gagawin niya? Gayong pagod na siya? What if wag na lang silang magsama pero pwede naman silang maging magulang pa rin sa dalawang anak nila? Papayag ba dun si Rafael? Pareho silang walang kasalanan pero mahirap pa rin sa kanyang tanggapin ito. May takot siya at ka ba na baka umulit lang ang lahat? Paano kung biglang bumalik ang kapatid niya at si Philip? Magugulo muli sila? Napapikit siya sa sobrang daming iniisip. Pero isa lang ang desisyon niya. Hindi siya babalik kay Rafael. Hindi pa. Hindi pa siya handa. Mabilis siyang napamulat noong bumukas ang pinto. Binawi niyang nag-aalalang muka at mabilis na sinuot ang maskara ng katarayan. Kumalukip-kip siya habang papalapit si Rafael na may bit-bit na paper bag mula sa kilalang drugstore. Hindi ko kailangan mag-test. Alam ko sa sarili kong buntis ako. Pagtataray niya, seryoso itong tumitig. Kiniling nitong ulot bali walang nilahad ang paper bag. Try it. To see is to believe, baby. Matalim niya itong tiningnan dahil sa sinabi nito. Inis niyang hinablot ang paper bag at nagmarcha sa banyo. Kaya lang ay nagulat siyang sumunod ito at talagang pumasok pa sa banyo. Ano ba? Doon ka sa labas, Rafael. Mariing utos niya. Sumandal ito sa bukas na pinto ng banyo at ngumisi. Scared? Nervous? I just want to make sure you will do it right. And won't use any secret recipe to make that positive. Napairap siya pero pinanlakihan niya ito ng mga mata noong lumakad ito palapit. Huwag mo sabihin pati sa inodoro sasama ka. Ngumisi ito. Exactly. Later, baby. Mariin siyang pumikit sa gigil. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Mukhang magpapositive siya sa high blood at hindi sa pregnancy test. Napailing na lang siya at binuksan ng limang kit. Inayos niya sa sink at hindi pinansin si Rafael na sinusundan ang tingin ng ginagawa niya. Ano ba sa'yo kung malaman mong buntis ako o hindi? Si Anton pa rin naman ang ama. Sinulyapan niya ito sa salamin. Naroon ito at nakasandal sa pader habang pailalim ang titig sa kanya. Umiwas siya ng tingin noong lumapit ito at walang babalang hawakan ng bewang niya. Matalim ang naging tingin niya sa salamin sa ginawa nito, ngunit mainit na titig ang balik nito na nagpalunok sa kanya. What is it to me? Well, if you're pregnant, I will try my best to be gentle not to hurt the baby while pumping inside you. And if you are not, it will be hell of a ride, rough and hard making love, baby. Namaos pa ang boses nito sabay ng bigat ng paghinga. Nahigit niya ang hininga at hindi maiwasang manuyo ang lalamunan niya sa plano nito. Patago niyang kinagat ang looban ng pisngi. Hindi siya pwedeng magpadala. Dapat siyang manindigan na hindi niya ito gusto. Wala bang exemption? Halos mautal siya sa kaba. Umiling ito. Whether of the two, we will still end the bed. 3 years is so freaking long. My hard-headed wife deserves to be punished with the hot kisses and long moans. Literal na napasinghap siya. Bakit imbis na matakot ay tila nakadagdag pa yun sa init sa paligid? Napalunok siya at tinulak ito upang makapunta na sa inodoro. Hindi na rin siya sumagot o tiningnan muli ito. Kumakalabog ang dibdib niya. Ni hindi na niya ito pinansin kahit paramdam niyang nakakapasong titig nito. Pumikit siya upang makapag-concentrate sa pag-ihi.
Noong maging successful ay halos manginig pa ang mga kamay niya sa paglipat noon sa mga steak. Hindi rin nakatulong ang paglapit muli ni Rafael na tila nakaabang kung kailan hahalik sa kanya. Kinulong siya nito sa sink. Ang parehong kamay nito ay nasa bawat gilid na nakahawak sa sink. Literal na wala siyang takas. Lumabas ka muna. 10 minutes pa. 5 minutes is enough to know the result. I'm just giving you time to prepare. Ayoko. Ayoko na sa'yo, Rafael. Pakawalan mo na lang ako. Pagsusumamo niya na kinatiimbagang nito, hindi talaga nito tatanggapin ang paghindi niya. You're just saying that now, but later. I know you will beg for more. Paniniguro nito. Inirapan niya ito sa inis. Alam niya rin kasi natatraydo rin siya ng katawan niya. Sana lang ay maging matino mag-isip ang utak niya. Kinagat niya ang labi habang nakatitig sa mga steak ngunit napapikit siya. Matapos maramdaman ang mainit na palad na dumapo sa kanyang bewa. Why don't you just tell me the truth? Pamimilit nito. Napamulat siya doon at inis itong tinitigan sa salamin. Nanliliit ang tingin niya noong pumasok sa loob ng t-shirt ng kamay nito at hinaplos ang kanyang braso. Papunta sa kanyang tiyan. Tanging mga anak ko lang ang pwedeng magbahay dito. I wouldn't allow anyone to put baby in here. Too late, Rafael. Si Anton lang nagmamay-ari niyan. Shit! Literal na napamura siya noong dumaos-dos pababa ang palad nito. Hinawakan niyang braso nito upang alisin ngunit hinapit siya nito gamit ang isang kamay. Kaya't hindi siya nakakilos. Anton, really? He didn't even kiss you. Mariing bulong nito na tila alam lahat ang pangyayari sa buhay niya. Nagtagis ang mga ngipin niya at pinigilan ang mapasinghap noong dumiin ang palad nito roon. You don't know what's happening behind closed doors. Baby, stop lying. It's negative. What should I do now? Ngumisi ito ng nakakaloko. Habang siya'y nanghihinang napatitig sa mga steak na negative nga. Should I start kissing you? Sensual nitong bulong sa tenga niya. Kinuyom niya ang kamay at lakas loob na agad na kinagat ang braso nito. Napamura ito habang siya'y nakakuha ng pagkakataon para tumakbo at lumabas ng banyo. In your dreams, Rafael. Tinakbo niya ang pinto at kinalampag yon. At ilang beses na sinubukang buksan. Tulong! Maybe it's soundproof. Masamang tingin ang binigay niya kay Rafael na nakamove on na yata sa kinagat niya at nakalabas na ng banyo. I'll give you 5 minutes to escape. Kapag hindi mo ginawa, you know what's next. Hanito bago prenteng umupo sa sopa, nagdekwatro at mukhang panonoorin lang siyang maghirap. Inirapan niya ito at muling kinalampag ang pinto. Sinubukan niya muli ang keypad at nagtry ng mga code pero puro laging failed nga lang. Punersa niya ang knob ngunit wala pa rin. Hinayaan din siya nitong umikot sa kondo para maghanap ng card na pambukas at susi. Ngunit wala. Buisit talaga. Mahinang usal niya. Namamawis na siya at nananakit ang kamay kakasubok buksan ang pinto ngunit hindi siya nagwagi. Time's up. Nanindig ang balahibo niya matapos maramdaman sa kanyang batok ang mainit nitong paghinga. Ni hindi pa siya nakakabawi noong baliwalang buhatin siya nito sa bewang. Bitiwan mo ako, Rafael! Kinawang-kawang niya ang mga kamay at paa para makawala, ngunit sa sopa ang bagsak niya. Napahawak siya sa sandalan at literal na nahigit ang hininga noong paghiwalayin nitong mga hita niya at mabilis na punitin ang kanyang underwear. Shit! Tanging usal niya matapos maramdaman ang hininga nito. Hindi niya alam ngunit napahikbi siya. Instead of feeling hot, she felt disappointed in herself. Tahimik siyang humikbi kahit paramdam niya ang paghinga nito roon. Ngunit kusang umawang ang mga labi niya noong lumayo ito roon at ipagdikit muli ang kanyang mga hita. Why stop now, Rafael? Bakit? Hindi ba't yan lang ang habol mo? Hinanakit niya sa kabila ng pagpatak ng kanyang mga luha. Mabilis itong tumalikod at namewa. Kitang-kita niyang matipuno nitong likod. Do not fucking cry. Mariing bigkas nito. Alam niyang umiigting ng panga nito kahit pa nakatalikod ito sa kanya. Lalo lang siyang naiyak. Niyakap niyang mga tuhod at sinubsob doon ang muka. I didn't mean to be harsh. Makulit ka lang at ayaw mong makipag-ayos. Dagdag pa nito. Nag-angat siya ng tingin. Kita niyang kumuha ito ng isang stick ng sigarilyo. Sinandihan ngunit agad ding nilumuko sa ashtray upang mamatay. Just tell me where the kids are to end this discussion. Ibabalik ko kayong lahat sa bahay ko. You want the Silvestre Empire? I'll give it to you. What else do you want? Masarap sana sa pandinig yon.
Pero pakiramdam niya hindi yun ang kailangan niya. Huminga siya ng malalim. I'm not ready for this. I will never be. I need to heal all the wounds I got from what you've done. Humarap ito sa kanya. Lumapit at umupo sa sahig kaharap niya. So the fucking 3 years was not enough? Wounds? We were both victims. Just so you know, Emilia. Umiling siya at nagyuko muli. Mabigat pa rin ang loob niya. Hindi pa niya kaya. Noong hindi siya sumagot ay tumayo ito. Fine, I'll give you space. But you're not going anywhere. Better think about this. I want my children to have a complete family. Mahinahong sabi nito bago naglakad patungo sa pinto. Pagkasara ng pinto ay pinakawalan niyang malalakas na hikbe. Masyado ba siyang maarte? Iniisip niya lang naman na kung paano hindi na nag-work ang relationship nila. In the first place, wala naman talaga silang matinong relasyon. Basta lang sila nagtsuktsakan at naging mag-asawa. Maybe she wanted to take slow steps. Ayaw na niyang madaliin ang lahat. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha at tumakbo sa closet nito. Humila siya roon ng t-shirt at boxer short. Mas pinili niyang maligo pagkatapos ay nagkalkal ng mailuluto sa kusina. Malalim ang nasa isip niya habang niluluto ang manok na nakita niya sa ref nito. Gusto niya rin naman ang buong pamilya para sa mga anak niya. Pero siguro mas magandang sila muna ni Rafael sa ngayon. Mas gusto niya itong kilalanin ng mabuti. Ayaw niyang magpadalos-dalos muli. If they want their family to be stronger, they need to build their relationship stronger, first of all. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nauna na siyang kumain at binalikan ng video ni Idella. Pinanood niya muli yun at tama nga ito. Si Philip talaga yun. Kumuyumang kamao niya. Nagsabwatan malamang ang dalawa. Nakuha pa nitong mag-donate ng dugo kay Serenity. Tapos ay isa pala itong taksil. Mabigat siyang napabuntong hininga. Kung magkakaayos sila, dapat niya ring sabihin ang kondisyon ng anak niya ngayon. Isa pa pala si Anton. Dapat niya ring sabihin hindi naman talaga siya kasal dito para tigilan na nitong pagpapabagsak sa mga negosyo nito. Pinatay niyang TV. Desidido na siya. Buo na ang loob niya sa naging desisyon niya. Hinintay niyang bumalik si Rafael ngunit kumalat na ang dilim sa paligid ay wala pa rin ito. Nakuha na niyang humiga sa kama at lamunin ang antok ay hindi niya alam kung binalikan pa siya nito. Maliit siyang napaingit matapos maramdaman ang paghapit sa kanyang bewang ng mahigpit. Matitipon ng brasong umikot sa kanyang bewang. Ngunit hindi lang yun ang dinadamdam niya. Mas nalulukot ang mukha niya sa namimigat niyang mga dibdib. Pakiramdam niya ay punong-puno yun ng gatas. Lalo pat isang buong araw na wala si Primo. Sumisikip din ang dibdib niya sa pagkamis sa mga anak. Shit! Mahinang dain niya at sinalong mga dibdib. Hey, are you okay? Paos na tanong ni Rafael sa kanya. Hindi niya ito pinansin kahit ramdam niya ang titig nito. Hindi na nga alam kung anong oras ito nakabalik. Hindi rin siya makapagsalita lalong at namimigat ang mga dibdib niya. Saan masakit? Nag-aalalang tanong na nito. Lalong nalukot ang mukha niya. Tinulak niya ito palayo. Mas masakit kasing mga dibdib niya kapag naiipit. Baby, tell me, where... Huwag ka munang lumapit, please. Masakit. Tanging sagot niya sa pagsuyo nito. Pinilit niyang huminga ng malalim upang mabawasan ang sakit ng mga dibdib. Ngunit hindi yun naging epektibo. Pero napasinghap siya matapos maramdaman ng malaking palad ni Rafael na lumusot sa t-shirt niya. At agad na nasakop ang isang parte niyon. Napamulat siya ng mga mata. Huli niya itong titig na titig sa t-shirt niya. They are full of milk. Mahinang sambit nito. Nasilip niya tuloy ang damit at kita niyang pagkabasa noon. Hindi pa siya nakakabawi noong tuluyan itong itaas ang t-shirt. Anong gagawin mo? Uy! I'm gonna help you. Don't worry. Sinita niya ito pero hinayaan na rin na hubarin ang suot niya. Nagtama ang paningin nila. Nahigit niyang hininga noong bumaba ang bibig nito. At tuluyang sakupin ang isang parte noon. Ang isang palad nito hindi rin pinakawalan ng isa pa. At ramdam niyang maingit na pisil nito doon. Napatingala siya at hinawakan ang buhok nito noong magsimulang gumalaw ang bibig nito. Bahagya siyang nangiwi sa sakit ngunit nakaramdam ng ginhawa noong mabawasan ang bigat noon. Nakagat niyang ibabang labi. Baliwala yata rito ang lasa ng gatas niya at patuloy lang sa ginagawa. Napapikit pa siya lalo noong lumapit ang bibig nito sa kabila upang bigyan niyo ng kaparehong atensyon. Ang kaninang sakit ay napalitan ng ginhawa at init noong magsalitan ito sa dalawa.
Para pa siyang hinihingal noong pakawalan nitong mga yon. Namumungay ang mga mata niyang napatitig dito. Muntik pa siyang matawa sa gatas na tumulo sa gilid ng bibig nito. Ngunit hindi niya magawa lalo pat nag-aalab ang titig nito. Naitaas niya na lang ang palad at pinunasan ang gilid ng labi nito. Thank you. Mabigat niyang bulong kasabay ng namimigat niyang paghinga. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi muli sa kanilang mga labi, ngunit agad niyang pinadaos do sa palad na nasa pisngi nito patungo sa batok nito. At tanggapin ang maalab nitong halik pagdukwang nito. Masikla ba tila alam ng parehong katawan nila ang totoong kailangan nila. Sandali itong tumigil ngunit hindi lumayo. I'm not going to force you if that's what you are thinking. If we're going to do this, that means we're all good. Paos na sambit nito, bahagya siyang ngumisi. I heard you have no romance for 3 years, Rafael. Don't play like a gentleman now. Ito naman ang ngumisi. Hindi ka naiiyak? Napairap siya dahil doon. Kahapon ay hindi pa siya handa pero ngayon ay nakapagdesisyon na siya. Kinain niya rin ang sinabi niyang kailan man ay hindi siya magiging handa. Just promise me na hindi mo pakikialaman si Anton. Nakagat niya ang dila noong tumalim agad ang tingin nito. Bakit naman kasi ngayon niya pa sinabi? I won't if he didn't take advantage of you from the start. He didn't. He doesn't know a thing about us. Just like you said, we never shared a kiss. Namula ang mga pisngi niya, para na rin niyang inamin na bakante rin siya sa loob ng 3 taon. Kinabahan siya noong hindi ito nagsalita, pero malugod niyang tinanggap ang malalim nitong halik. Don't get me pregnant yet, Rafael. Ayoko munang magbuntis. Paalala niya rito, lalo pat ang plano niya ay makilala muna ito ng lubusan. I want to see your baby bump. I never had the chance to see your pregnant baby. I hope this time, nasa tabi mo na ako kapag nagbuntis ka. Madamdaming bulong na sagot nito, para namang hinaplos ng init ang puso niya. Hinayaan niya na lang ito. Gumulong ito sa gilid niya at agad siyang niyapos. Pinaunan din ito ang braso sa kanya. Tama naman sigurong desisyon niyang pagbigyan ito, di ba? Walang mawawala kung susubok siya muli. Nakatulog siya sa mga bisig nito. Ngunit ilang oras lang ay nagising siya sa pag-ungol muli. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa bandang ibaba. Madiin siyang napahawak sa bedsheet. Lalo pa siyang napasinghap. Gosh, Rafael! Malalim niyang ungol. Napapikit siya sa ginagawa nito halos mawala ng paghinga hanggang sa kusang pakawalan niyang naipong init sa kanya. Naghahabol pa siya ng hininga noong halik-halikan nito ang kanyang puson paakyat. Namumungay ang mga mata niyang sinalubong ang titig nito noong magpantay ang mukha nila. I miss you so damn much, baby. Paos nitong sambit habang inaayos ang pagkakahiwalay ng mga hita niya. Maliit siyang ngumiti na napunta sa pag-awang ng mga labi. Noong unti-unting maramdaman niya ito. Napasinghap pa siya lalo noong basta na lang siya nito buhatin at ekspertong naglakad kahit pa magkaugpong ang mga katawan nila. Yumakap siyang mabuti sa batok at balikat nito. Sinandal niya rin ang ulo sa balikat nito at inamoy-amoy ang leeg nito. Napailing pa siya noong kuhanin nito ang remote upang buksan ang malaking kurtinang tumatabing sa floor-to-ceiling glass wall ng kondo nito. Maingat siya nitong isinandal doon at ibinabasa sa higang isang paa niya habang ang isang hita niya ay pumirming nakasabit sa bewang nito. Unti-unti ay gumalaw ito. Kapag ako nagka-tabloid bukas, lagot ka. Baka mamaya headline na ako at may mga litrato pa. Inis niyang atungal dito, ngunit napapaungol din sa paggalaw nito. I won't allow that, but that's a good idea for them to know that you are mine alone. And I won't get tired of making you mine all over again. Kusa siyang napangiti at inalis ang kaba niyang may makakakita sa kanila. Sulit na sulit ang pagniniig nila, lalo pat napunta rin sila sa supa. Pawis na siya ngunit ang koneksyon ng init sa kanilang dalawa ay hindi matapos-tapos. Tila kusang mga katawan na nilang pumupuno sa pagkawalay nilang dalawa. Halos mapasubsob siya sa sahig kung hindi lang mahigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang bewang habang gumagala ito mula sa kanyang likod. Mariin at tila gigil. Hindi siya makareklamo lalo pat hindi niya rin ito mapigilan. At sa ilang beses ng pagkakataon, napunlaan siya nito na kinaikot ng mga mata niya. Mukhang yun talagang balak nito.
Ang mabuntis siya muli upang hindi makawala dito.